Do Oliveira Musca. Kayo po yung kapitan dito ngayon? Ngayon, pagkapanalo ko pa lang. Ah, okay. Dati, naging kapitan ako 3 terms. Pagkatapos ng pahinga, umulit, nanalo. Pag ulit, natalo ako ng 13 votes. Pagkatapos yung bumalik ako, nanalo ako ng 2 points lang. Taga saan po kayo? Itong antik bahay namin, no? So, nasan tayo ngayon? Panawan, no? Panawan, Barangay Buntay. Barangay Buntay. Asan kayo nung ano, nung tumama ang Yolanda? Sa bahay. Kapitan rin kayo nun? Hindi pa. Pag-December, magkakapitan ako. Katatapos lang ng election ako. November 8 ang ano, ang pag, ano namin, December 1. Yung ang pag-assume namin. Pag-assume? Na, ano nangyari nun? Yolanda. Kwento nyo kung ano experience nyo. Katakot. Bakit? Anong nangyari dito sa tanawan nun? Ang tubig hanggang dyan sa ano, second floor. Kumagpas po dun sa ano? Hanggang second floor daw dyan, bahay. Sa bahay namin, yung Yolanda po. Ito pong natumba na to. Natumba. Oh, laki yun. Anong itsura nito nung ano, nung unang humagupit ang Yolanda? Walang mga, yung mga bubong, lahat sira dito. Saan nagpunta yung? Nasa evacuation center. Asan yung evacuation center? Itong, yung Gabit Assumption Academy, simbahan, at saka yung central, ang A11. Nagkasya kayo lahat doon? Ay, yung iba hindi naman nagpunta. Yung malalapit lang yung mga informal settler yata yun, yung mga bahay nila na ano, nanutubo. Yung sila ang ano, wala na silang binalikan na bahay. At tanong ko lang po, kanina po sabi niyo, yung natumbang puno, yung puno na yan, nakatalo yan dati. Natumba po siya nung Yolanda. Sabi niyo po, meron kayong ala-ala dyan. Alam ni Arlan dyan. Kasi ito, ginawa namin itong Christmas tree. Binigyan kami ng ano, kasi yung dekorasyon namin, puro dilata. Sardinas, lahat, tubig. Yun ang pinamigay sa amin dito. Oo. Pinaka-relief. Relief. Yun ang ginawa ninyo. So, at saka mayroong lagay dyan, ang tumulong dito sa Tanawan. Nawala yung ano, kasi lahat ng tumulong dito, kami ang may kopya lang. Meron pa kayong picture nun? Wala na yata. Yung mayroon akong ang interview sa akin ni Ted Filon. Sino, naalala nyo pa ba kung sino yung mga humagupit ang Yolanda? Marami hong tumulong. Yung si ano, si FM, si Romualdez, tumulong yan. Tsaka yung mga taga Alin Samar, yung mayor, nagpunta. Dito lang sa barangay namin pumunta. Tsaka yung, ano ba yun, yung bago pa lang na naglindol sa dito rin pumunta sa amin. So ang tumatak talaga sa inyo si Speaker at saka itong si Samar, saka marami, saka sa Mindanao yung taga Saudi, nagbigay sa amin isang truck na 500 sacks na tulong na bigas. Pinamigay mo linya kaagad kayo. Pero binigyan namin yan lahat. Kaya ako po natatanong, no, sir, kasi maraming bumaban kay Speaker Martin. Sabi, wala naman daw talaga siyang ginawa at hindi daw siya nandito. Ano ba sasabi niyo doon sa mga hindi siya nakapunta niya rito, pero ang tulong sa amin. So, kasi naman, di ba, ang hinihintay ng tao, hindi tao ang dadating. Hindi, tulong. Niyo, tulong. Tulong ni FM. Aanin mo ang taong nandito na wala naman dala. So, pakainin niyo pa. Nagpadala si FM ng isang wing band yata yun ng ano, ang mga nakabaldi, pero ang laman bigas at saka may mga grocery, tubig, medisina. Si FM, yung si Ferdinand Martin Romualdez, yung ating ano, Speaker of the House. So ibig sabihin, first responder talaga sila, yung mga Romualdez. So nakita ko doon sa television, sir, yung mayor ng Tacloban, si Alfred. Opo. So kasama, siyempre. Pinsan nitong si ano, si Speaker. Pinsan yata yun. Pinsan. Na naalala ninyo na hindi taga rito. Kasi alam ko marami yung tumulong chuchi, talaga eh. Yung Chuchi, tumulong tag 7,000 yata. At saka yung Taiwan. Ang Taiwan. Suchi Foundation. Ang Taiwan, nagbigay dito sa amin, Taiwan lang.
dalawang barangay lang, Tacloban saka itong barangay namin kami, siguro swerte kami. Okay. So, kahapon po umikot kami dito, napakaganda na ng tanah. Ang sobrang ganda, ang linis, at saka very developed na siya. Anong role ang ano? Sino po ang mga tumulong makabangon ang Tanawan? Marami, hindi ko na alam. Alaalam po nga kay panahon pa yun ni Tekson. Pero ngayon, mas maganda yung ngayon nga si yung mayor namin, si Mary Lou Gina. So kayo nasa ilalim rin ng ano, no? Ng distrito ni Speaker. Anong ano? Anong mga projects dito na solid na binuo ni Speaker? Marami naman ang binili, mga so nagbigay siguro si ano, si Speaker sa Pailaw, no? Pailaw. Hindi ko lang matandaan kasi hindi na ako ang ano, hindi na ako ang ngayon na ano, ngayon na ulit. Yo. Nakabalik. Makabalik, nice backing. Gusto nyo talaga maayos, kailangan talaga magsilbi, no? Hindi tayo pwedeng nakaupo lang at nanonood. Hindi lang kasi yung iba nagkaroon kasi ginagyan ang hindi honorable H.O.N. honorable hindi pala H.O.N. honorarium pala yan. Ngayon po diba ngayon no, sa amin sa social media medyo mainit po yung laban about kay Speaker Martin kasi nga sinasabi nila na nung Yolanda wala naman siyang ginawa dito sa lugar ninyo. Malaking na itulong dito sa amin ng Speaker. So tanong ko lang hindi po, lang isang decision nagbigay. Mayroon pang pahabol. Pero hindi ko na alam yun eh. Hindi ko nalalaman yun. Hindi naman ipinapa. Hindi pinapublish. Pinapublish na nagbigay kami ng ano. Basta nalalaman na nagbigay. So may mga tulong sila na hindi naman pinapublish. So ngayon tanong ko lang po, sa palagay niyo po kaya, bakit? Kasi kung tutuusin yung Yolanda issue, ang tagal na nun eh. Diba? So bakit kaya sa palagay ninyo po, na hina-highlight nila ngayon si Speaker at sinasabi nila na walang nagawa dito sa Yolanda? Mayroong nagawa. Bakit po kaya? Kasi kahit ako nagkataka no, bakit nabuhay yung issue ng Yolanda? Kasi siguro ang nag-i-issue yan ng ganyan, kalaban yata yun. Hindi naman yung mag-i-issue kung kapartido yata o ano. Politika po ano? Politika yan. So may naninira, madaling sabi, baka na insecure siguro po. Opo, sabi ganun po nila, ba? Si Speaker Martin daw namumulitika. Dito po ba namulitika na siya sa inyo? Meron po bang umuugong-ugong na usapan na si Speaker may tanong tumakong presidente? Mas maganda kung tatakbo. sa inyo, okay. Pero may narinig na po kayo dito na gusto niya tumakbo. May nagsabi na po ba siya? Wala pa naman kung narinig na tatakbo. So, ibig siguro, sabihin, may kinakabahan lang. May kinakabahan. Siguro, yes, okay. Na-insecure. Insecure sila. So, ayun po. At least nalaman natin ngayon na si Speaker, hindi naging walang silbi sa Tacloban. Hindi katulad mo pinapalabas ng iba na kesyo hindi tumulong. Hindi nyo siya nakita rito kasi lahat naman nun, biktima eh. Lahat kayo biktima nun eh. So, hindi nyo siya nakita rito mismo, pero yung tulong niya, naramdaman nyo hindi lang isa, kundi maraming beses at hindi na pinablish. Hindi naman pinapublish yung, yun naman sinasabi noon. Yun ba talaga ang ugali ni Speaker na kung tutulong siya, hindi showy, madaling sabi. Wala namang sinabi na ano. Okay. Bilang kapitan po dito sa inyong barangay, paano po ninyo mailalarawan si Speaker, yung ugali po niya, yung paano po siya makiharap sa mga tao, kung paano po siya bilang isang public servant? Hindi, yung alam mo, yung noong araw, nagbibigay siya ng financial assistance. Ewan ko ngayon, di ko na alam. Maganda talaga ang ginagawa niya dito sa First District. Lahat naman ng yung nalaala ko, lahat ng First District siguro, hindi lang siguro ina-announce. Kasi po wala po siya dito, di ba? Hindi siya dito naka-base. Pero yung mga tulong, talagang nakakarating. May mga humihingi ng tulong. Gano'n naman yan. Talagang si FM matulungin. Eh yung ano po, yung sabi nila no, na yung Tacloban daw ay hindi pa rin nakabangon mula nung Yolanda.
ewan ko kung hindi ko alam yung tatlo. Pero yung tanawan parang naayos. Naayos na. Lahat ang mga bahay dito dahil sa tulong. Dati yung mga pawid lang, yung ano lang, yung nipa, ang mga, yung ngayon puro sim lang. At, pero nag-ikot kami, ang ganda ng Tacloban. Ang ganda. Ang linis. Tsaka nakakatuwa na may mga munisipyo na paglabas mo, may Jollibee na. So, ibig sabihin na hindi nakabangon. Kasi ito lang sa inyo, tignan mo, oh. Meron bang ganitong itsurang hindi nakabangon? Itong plaza namin, dyan ilinibin niya nga. Ay, yung mga namatay, ilan yung namatay po dito sa inyo? Estimate hindi, lang. Kasi 10,000 yata, ganun. Ay, yung sa buo na, kabuuan. Oh, pero yung dito sa Tanawan. Dito, hindi ko alam kung, pero mga 60 yata yung... Mga 60? 60, oh. Lahat sila, ano ba na, nalunod sila or na, natumbahan ng kung ano-ano, nabagsakan? Lunod. Lunod, bagsak, kung ano lang. Saan galing yung ano, yung tubig? Sa ano, sa... Dagat pa dyan? Dito sa parting ito, sa likod niyan? Dagat? May isang rookie. Oh, mga ilang kilometers galing dito sa... Mga sobra lang isa yata. Isang kilometers, pero nilamon ito lahat. Nang hanggang dyan sa ano? Second floor. Second floor niyang, ito yung bahay po ninyo? Hanggang second floor. So, napakalalim pala. Malalim. Tatanong ko lang po kung kayo po, paano kayo nakasurvive? Anong pong ginawa nyo para makasurvive kayo dun sa malaking baha? Dahil, sa itong story, pag hindi ka naka, ano, malulunod ka. Ah, so, umakyat hindi, kayo. So, lahat ng nag-evacuate dito, puro sa second floor sila nakatera. Ah, so may, yung unang hangin, bumaba sila kasi yung nagliliparan ng ano. Pag ano ng baha, Taas naman sila. So, exposed sila lahat kasi nawala na ng ano, ng bubong. Bubong. So, ganun, lahat basa. Mayroon pa yung natulong si Martin, yung mga, ano yata, yung mga tent, ano ba yun? Yung mga trapal. Ah. Nagbigay sila parang... May masilungan, temporary. Temporary lang. So, sa madaling salita po, maraming naitulong si Speaker Martin Romualdez. Marami. Pero hindi lang talaga siya na ma-magnify sa media kasi wala nga po talagang nagbabalita, no? So, hindi ang mga mga negative lang, pero yung mga hindi naman niya sinasabi na, oy, nagbigay ako doon. Wala, basta dumarating, galing sa kanya. Hindi siya pabida, madaling hindi, sabi. Yan ang maganda. Hindi ipal na politiko. Hindi artista. Hindi artista. Correct. Oo, tulong lang siya ng tulong. Tulong. Anong panahon na yun? Congressman na siya rito o hindi pa? Congressman yata yun. Noong ano? Noong panahon ng Yolanda. Kasi 10 years na, no? 10 years na. Ayun. Eh ngayon po, tanong ko lang po, ano po masasabi niyo doon sa mga tao na pinipilit na sinasabi na hindi tumulong si Speaker dito sa inyo dito? Hindi ko alam yung bakit. Ako, bakit ginagawa dito, nila? Bakit ito, ako talagang tumulong. Ito, yung mga pamilya namin dito, lahat. Anong barangay nga po pala to? Barangay Buntay. Buntay. Isa ito sa talaga totally devastated to. Buong, kung ano, buong Tanawan. Buong Tanawan. Hindi naman buong yung medyo sa barangay na hindi na inabot doon. Okay, ito, siguro okay na. Okay na. Ito, last question po. Kung tatakbo pong presidente si Speaker Martin? Siyempre, pag takbo niya, magfa-file muna bago tumakbo. Pero supportado niyo po. Ay, natural. Leyte yun eh. Leyte. So, Bong Leyte. Mas nga si Bongbong sa Ilocos. Nagsuportar kami sa kanya. Siyempre, Romualdez. Ayun po, marami pong salamat sa inyo. Salamat sa time. Marami pong salamat. Maraming salamat, sir. Salamat po. Maraming salamat. So, yan po, mga kababayan, yung ating short interview dito po. Kasama natin si Kaki Raki, si Mami Ping, and other ano, mga kaibigan natin. So, tingnan po ninyo ang lugar na to. You can just imagine. Diyan po, oh. Second floor, lumubog yan lahat. Pero tingnan ninyo, napakaganda na po ng lugar. Parang sis at all ng ano, buhay na buhay yung negosyo rito. Ito nga po, ito yung traces ng devastation, ng dilubyo rito. Yung natumba to. In fact, ito, tinuro sa atin mga kababayan, ito yung mga pangalan ng mga namatay.
Ang dami. 10,000 ito sa buong kuan na to? Hindi, ito lang yung inilibing lang dito. Ah, yung inilibing dito? Yan ang mga pangalan. Yung mga pangalan. Oh. So, hindi ito yung sa 10,000 sa buong hindi, ano, hindi, Leyte. O, tignan po ninyo mga kababayan. Yan sa gitna, yan mass grave. May mass grave. Until today, nandyan sila? Oo. Mass grave pala to na park mga kababayan, no? You see? Oh, dyan linibing yung mga mga 60. Mga 60 people. Mga pangalan dyan. Oh, ito po, ipakita ko po sa inyo. Ito yung mga pangalan. Nakalagay dito po. Hindi lang yan 60, ayun ko lang. Memorial. Yan. Para hindi sila makalimutan. Sino yung mayor natin dito po, sir? Ngayon? O ngayon? Si Gina Perilo. Perilo. Gina. Pero dati pa ito, yung kitik siya pa ito. Pero I think sobrang 60 ito. Oh, sobrang yan. Hindi lang yan 60. Oo. Sobrang 60 ito. Pero yung nailibing dito, mga 60 lang. Pero ito sobra ito. Baka buong tanawa na to. Hindi. Ay, hindi, yung hindi, dito. Hindi lang yung 60. Yung sabi kasi sa amin, mga 60 daw. Pero ito, kung bibilangin po natin, oh, ang dami, oh. Ito yung lahat ng mga pangalan dito. Ah. Medyo nagre-reflect kasi yung salamin. Pero ang dami niya. Mga kababayan, oh. Yan ang mga pangalan, oh. Ah. Para hindi sila makalimutan. Mga kababayan. Ah. You see? So, sabi ni Kapitan, yung iba siguro na-transfer na. Pero dito, mga 60. Yung hindi, iba, kasi ano? Lahat ito, yung iba doon naman sa Kalugkog, inilibing. Kalugkog, inilibing. Samuhon. Pero ito mga pangalan na to, kasama lahat, na? No, lahat yan ng ano, kasama na dyan. Kasama na. Lahat ninyong namatay. Namatay. So yun, mga kababayan, nakakalungkot yung nangyari dito 10 years ago. At ngayon, ginagamit sa politika ng mga nainggit siguro, na insecure kay speaker. Yung mga grupo na nag-akusa na yung speaker, mga kababayan, si Speaker Martin Romualdez, nagpaplanong tumakbo. Wala man siyang ano, wala man siyang announcement na ganon. And because of that, sinisimula nila yung paggiba kay speaker sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga kwento-kwento na si Speaker Martin walang ginawa, walang nagawa rito sa Leyte. Gusto niyo na war memorial. So, Yolanda memorial. Yan po mga kababayan, that ends our short interview. Kasama si Kaki Raki, si Mrs., si Mami Ping and some other friends. Mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.